Hello, hello, hello. Good day sa mga pupils ko dyan, sa mga learners na gustong matuto at sa mga parents na nililito kung ano ang gagawin sa topic na ito. So, ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa changing fraction to decimal number. So, paano ba ito gagawin? So, mayroon pa itong decimal number to fraction. So, ngayon, ito lang muna kasi ito ang stepping stone para matuto tayong gumawa ng decimal number to rate or percent. So, ito na. So, gusto nyo bang matuto kung paano ito gagawin? Fraction to decimal number. Para marunong din kayo gumawa ng decimal number to rate or percent. Gusto nyo bang matuto? Tara, let's go! Okay, dito sa fraction to decimal number. So, dito tayo muna sa tinatawag na proper fraction. Ano bang proper fraction? Ang fraction na ito ay mas maliit sa value ng 1 or the numerator yung nasa taas is lesser than denominator. Okay, so 1 half. Paano ba ito gagawing? Ang fraction nito, paano ba ito gagawing? Decimal number. Solusyon tayo. Ito. So, ang numerator, tika muna ha. So, ang numerator, ito, ipasok sa loob. Ang denominator ay nasa labas. So, dividend, divisor. 1 divided by 2. Paano ba ito, sir? Dito tayo. Okay. 1 divided by 2. Ang 1, ang dividend ay mas maliit sa divisor. Automatic 0. Okay, automatic 0. So, kay automatic 0 man, multiply tayo. 0 times 2 equals 0. 1 minus 0 equals 1. Diba wala nang numero sa sunod? Wala nang numero? So, gagawin natin, mag-add tayo ng 0. But bago mag-add ng 0 ay maglagay ka muna ng decimal point. Dapat naglagay ka dito, maglagay ka din sa taas. Dapat naka-align, no? Nagtungod ang dalawang decimal point. So mag-divide muna, disregard muna ang mga decimal point. Huwag muna tingnan. So itong number ito nagiging 10. 10 divided by 2 equals 5. 5 times 2 equals 10. So 10 minus 10 equals 0 or x, wala na. So mayroon tayong quotient na 0.5 or 5 tenths. So itong numero ito ay katumbas ng 1 half. So 1 half equals 0.5. So yun, pangalawang halimbawa, ang tinatawag na mixed number. May whole number at saka may proper fraction. Disregard mo itong whole number. So, ang gagawin nating decimal point, itong proper fraction. Katulad yung ginawa natin sa itaas, ganun din ang proseso. No? So, dito tayo sa susunod. So, ito. 4 divided by 3. Diba mas maliit ang 3? So, automatic 0. 0 times 4 equals 0. Bring down 3. Kaya 3 minus 0 equals 3. Mag-add ka ng 0, una, pag mag-add ka ng 0, unahin mo si decimal point, dapat align din sa itaas. So, lagyan mo din ang dito at saka doon sa taas. So, align. So, disregard mo, mag-divide muna tayo. Kung mag-divide tayo, disregard mo na decimal point. So, nagiging siyang 30. Nagiging 30. So, 30 divided by 4 equals 7. 7 times 4 equals 28. 30 minus 28 equals 2. Kamali tayo kanina. 2 yun. 2.
So, mayroon pa ring quotient. I mean, mayroon pa ring difference. So, add mo na ng zero. So, dalawang zero na ang nalagay mo doon sa quotient, dividend. Bring down, zero. So, nagiging 20. 20 divided by 4 equals 5. 5 times 4 equals 20. 20 minus 20 equals 0. So, mayroong quotient na 0.75 or 75 hundredths. No? So, ito ang katumbas ng 3/4. So, 3/4 equals 75 hundredths or 0.75. Diba may to kanina? So, 2 and 3/4. So, itong 2, kopyahin mo lang dito sa whole number rin. So, ang 3/4 ay katumbas ng 75. So, basahin mo dito, 2 and 3/4. Dito, 2 and 75 hundredths or 2.75. So, ito ang paraan kung paano gagawing decimal number ang mixed number. So, sana naintindihan nyo. How about improper fraction? Ano bang improper? Ito, fraction na ito, ay mas malaki ang value kaysa 1. And the numerator is bigger than denominator. So, dito tayo. Pareho rin sa ginawa natin kanina. Ganito. Yun. Palagi ang nasa taas ay ipasok sa loob. At saka ito. Dito tayo. So, 5 divided by 2. Siyempre, 2. 2 times 2 equals 4. 5 minus 4 equals 1. Diba? Mag-add, wala nang numero dito. So, mag-add tayo ng 0. Bago tayo maglagay ng 0, decimal point muna, align ang dalawa. So, kung naglagay ka dyan, ilagay mo na lang doon para hindi mo malimutan sa taas. So, bring down 0 and nagiging 10. 10 divided by 2 equals 5. 5 times 2 equals 10. 10 minus 10 equals 0. So, yung quotient na ito, yung 2.5 or 2 and 5 tenths, ay katumbas ng 5 halves. So, 5 halves equals 2.5 or 2 and 5 tenths. Diba? Mas malaki siya sa 1, kaya ang katumbas niya ay 2 at kalahati. Kasi ang 0.5 ay katumbas ng 1 half kanina. So, yun. So, sa tatlong halimbawa, no? Sa tatlong halimbawa, sana may naintindihan kayo. No? So, binigay ko na ang proper fraction, mixed fraction or mixed number, at saka improper fraction. So, ito ang paraan kung paano gagawin ang fractions to decimal numbers. Sana may naintindihan kayo. Bye-bye!